Hi guys! Welcome to my channel. It's been a long time since my last upload. Nagkaroon lang kasi ng agria yung ating channel. So I have to do some adjustments and at the same time migrate yung channel natin sa ibang Google account dahil na-compromise po yung dati kong email address at yun po ay na-hack. So para hindi po tayo magka-problema, so hinintay ko muna yung solution ni Google para ma-transfer natin yung ating channel sa ibang Google account. So wala na tayong magiging problema. And I think, dire-diretso na tayo niyan sa ating pag-upload ng mga channel. So, this is a new plant, pero it's a new seller na napagbilhan ko ng halaman sa online lives, sa live selling. So, i-share ko po dyan sa baba yung link, yung profile po ng online seller kung saan ko po nabili yung plants na to. I-check po natin. Kung magkakamali man ako doon sa mga ID ng mga plants, pakicorrect na lang po at i-leave nyo na lang po sa comment section kung ano po yung tamang ID ng plants. Nabili ko po kasi ito noong last weekend. Pinaship po siya noong Monday. So medyo na-delay lang siya ng konti na isang araw. Kasi lately kasi nagkakaroon ng problema sa JRS. Nagkakaroon siya lang ng mga delayed sa delivery. So medyo kinakabahan pa ako dun sa dalawang plants na order ko. Nasa head office na sila. Pero since mag-e-election, baka abutin sila ng election. Kaya after this, siguro mag-i-email ako sa head office ng JRS para i-check natin. Baka pwede i-pick up na lang dun sa warehouse. Para hindi na lang ma-stock dun yung mga halaman. Kasi ang dami kong naging problema dun sa mga preview. Ito na sa isang huge batch ng order na ginawa ko. So, yun, nasira yung moment natin doon. Kasi yun talaga yung pinakamaraming plants na pili ko. But unfortunately, it didn't end well. So may mga na-fermisyo tayo mga halaman doon. Pero tignan natin kung yung bang way ng packaging ng bagong seller natin ipi-feature is okay silang mag-pack ng plants or something that they need to improve on. So makapal po yung box. Ayan. Katalina natin. Ito kasi sasabihin ko nakalimutan. Ayun. Paalala ko na bigyan. Paalala lang po. Hindi po tayo sponsored, ha? Baka kasi sabihin nyo, ini-sponsor po ako ng mga online seller. Hindi po. Hindi po nila ako ini-sponsor dito. Yung mga plants na binibili ko ay binili ko yan with my own money. Hindi po sila nagbibigay sa akin para lang i-feature sila. Gusto ko lang tulungan kasi yung ating mga local growers, makatulong tayo ng kaunti sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Instead of bibili tayo ng mga imported plants para sa akin, mas gusto ko pa yung dito na lang yung local grow para makatulong tayo dun sa ating mga maliliit na mga home grow, na mga local growers natin at mga planters. Yan. So, dalawang plant po ito. So, di ko alam kung alin yung uunahin ko. Siguro ito muna. Ito siguro. Ano. Tinanong ko kasi sa seller kung pwede siyang ipa-ship ng potted kasi malaki yung plant. So, hindi ko alam kung paano yung ginawa niya. Check po natin. Yung kasi yung binili ko is Jose Buno. Jose Buno. Meron na akong Jose Buno. Hindi lang ako makatay at kukunin kasi nandun siya sa may bandang dulo. Okay naman siya. Wala naman siyang problema. Ano na siya, nakapag-adapt and then nakapag-produce na rin siya ng bagong leaf. Nabili ko kasi yon na mura lang. Tapos, dalawang leaf lang siya. At dalawang leaf. At saka, yun, dalawang leaf lang ata siya. Dalawang leaf. So, nung dumating siya, syempre, meron maninilaw na dahon. So, nanilaw yung isang dahon. Akala ko nanilaw siya dahil sa init ng packaging. Hindi pala. Nalusaw yung isang dahon. Kasi may doon pala lumusot yung bagong dahon na pa-unfurl. Nandun pala siya sa loob. So parang yun, namatay yung dahon na yun. Tapos lumabas yung bagong dahon niya. And yun, nag-ano na siya. Nag-stable naman siya. Doon yung chinek ko yung plant, wala pa siyang
marami siyang routes, aerial routes, pero wala pang activated. Pero sabi ko, since marami naman yung aerial routes, I think I will be able to manage it. So, so far naman, nag-activate yung mga routes right away. Hindi ako nagka-problema. In just a matter of like 3 days, nakita ko na nag-stable yung halaman. So, nakapag-adapt na siya. So, ito na po yung nabili kong Musebolo. Budget lang po ito. Pero ang ginawa ko ay bumili ako yung talagang rooted na pwede kong lagyan ng pole. Ito kasi ang gagawin ko is papalakihin ko siya at lalagyan ko ng pole. I was under the impression na wala siyang masyadong variegation kaya okay lang. Pero seeing the leaf naman, ayan, okay naman yung variegation niya. And then mamamanage naman natin niya mapalabas yung variegation niya kapag nag-start na tayo magtangkat. So yan, ang ginawa po ni seller is nilagay po niya sa pot para hindi ma-damage yung mga roots. Para hindi na siya mahirapang mag-adapt. So iriripat na lang po natin ito probably tomorrow, Saturday, para ano, makapag-recover muna. So ilalagay muna natin siya sa shaded area. Then, hihintay muna natin siya makarecover. Naabangan ko kasi ito kasi this is already the 5th day ng pagkaka- ship niya. So, kinakabahan ako baka magkaroon ulit ng problema kagaya nung dati. Kaya minomonitor ko ngayon yung mga plants na dinideliver. So, mamaya i-check ko yung dalawang box na possible na sana tumating bukas bago man lang mag-election. So, binigyan po tayo ng freebie. Unahin ko na itong freebie. Nakalimutan ko na kung ano yung freebie na binigay sa akin. Parang million photos ata pa kung hindi ako nagkakamali. Check natin kung neon photos po yung nilagay, ha? Ayan, neon photos. Ah, dalawa siya. So, binigyan niya tayo ng dalawang TV. Ito. Isang neon photos. Eto guys, hindi kasi ako masyadong fan ng mga aglo. Kaya hindi ko alam yung ID nito. Grabe, sobrang init. Kahit umaga, mainit pa rin. Kasi maya-mayang konti, mag-i-start na tayo sa work. So, kailangan na natin bilisan para matapos tayo. So, yan. Dalawang freebie pa rin binigay niya. So, thank you ate for sending me this freebie. So, natuwa naman ako. So, sulit naman yung pagbili natin kay ate. Yan. So, meron tayong dalawang freebie na binigay. Ito guys, sa isang plant na to, hindi ko, na-curious lang ako talaga kaya ako to binili. Kasi, hinahanap, mahilig kasi ako sa mga colored na philodendrons, mga colored leaves. Ang dami natin mga colored leaves ng mga philodendrons yan. Ito kasi, medyo na-curious ako, hindi ako sure kung tama yung ID niya. Pero as per the seller, ito daw ay philodendron sunrise. At chinek ko naman, parang wala akong masyadong makitang content about philodendron sunrise. Kaya, yun, na-curious ako, binili ko siya. So, malaki po siyang plant. Pero tignan nyo po, yan. So, nilagyan niya ng mga dyaryo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan talaga siya ma-unbox right away. Yan. Ito yung kinakabahan tayo sa mga ganitong situation. Pero ito namang mga maninilaw. Ito yata yung mga matatandang dahon niya. So, that's fine. Yan. So, ito lang ako na curious. Hindi ko alam kung talagang philodendron sunrise siya. Check ko kasi hindi, wala akong masyadong idea sa philodendron sunrise. So, pa-comment na lang po sa ating comment section kung ano po talaga yung ID ng plant na to or kung may idea po kayo sa philodendron sunrise. So, eto po siya. So, mother size plant. Yan. So, eto yung new leaf niya na na-unfurl. Tapos, meron siyang bago na pa-unfurl. Yan. And then, meron siyang, feeling ko itong dalawang leaves na to, maninilaw yan. Itong dalawa na to. And may konting chismis lang siya sa dahon. Eto. So, hindi ko alam kung ito ay
fungus, bacteria. I-check ko sa Google kung alam ko may mga ano to eh. Itong mga spots na to. If something na kailangan natin siyang i-remove, that's fine. Kasi anyway, well-rooted naman yung plant. So makakapag-produce siya ng maraming dagot. So malaki po siya. Mura po lang ito nabili. Yun. So na-unbox na po natin yung ating mga plants. So we have the Osebono. Meron tayo ng Philodendron Sunrise. At saka po yung dalawang freebie na binigay po ni seller. So ipapahinga muna po natin sila na 24 hours. So tomorrow morning na lang po natin sila i-re-repa. And then if alam nyo po kung ano yung tamang ID po nito, kung talagang Philodendron Sunrise po siya, please don't forget to leave this sa ating comment section. And if you like this video, please don't forget to click the thumbs up. And don't forget to share and subscribe to my channel para po maging updated kayo sa mga susunod pa natin mga video uploads. Until sa susunod na episode ng ating channel, this is your Kuya Jero Platito. Happy planting and bye-bye!